Hello again everyone! Welcome to my YouTube channel, Love Loves Angels! So ngayon, kung nakikita nyo, meron ako ditong binili sa Miniso, Japan. Pero hindi ako napunta ng Japan. So may labasan namin. Tadaan! See? Bumili po ako ng pan para mas marami po akong maluto. May share ko sa inyo. Sabi nung sales lady doon, no need ng oil na madami, kaya healthy para sa akin. And also, bumili rin ako nito. Face mask para sa dalawang dalaga ko, kay Julia at kay Thea. Dahil wala po akong mabili sa drugstore ng face mask, mag 1 week na. So, ito muna pansamantala. Let's try. Meron din po pala siyang adyasan kung gusto nyong mas fit sa inyo. Bagay ba? And the other one, I think ano to? Avengers, yung kanyang design. And this one, Marvel. May adyasan din siya. Try natin. Bagay! Dalawa lang po muna yung nabili ko. Next time na lang yung para sa akin. Siyempre, pag mami, unahin yung dalawang anak. Pag may budget na lang uli. Budget din pag may time. Pero dito ako excited. Dito na lang yung para sa akin. Para mas maipagluto ko pa sila ng mga request nilang pagkain. At ma-share ko rin sa inyo. Yan. Excited na akong magluto ng gulay at bangus. Samahan nyo ako. Hello again. Nandito na naman tayo sa kusina ko. Magsisimula na tayo magluto ng dinisang charang gulay. And gigisa ko po muna siya sa sibuyas, bawang, kamatis. At ang kakaiba po dito sa aking lulutuing ginisang gulay, ang ihahalo ko po ay itong ginawa kong homemade longganisa. And meron tayo, lalagyan ko rin siya ng konting shrimp paste. So, umpisahan na natin ang paggigisa. Yan, inuna ko na yung sibuyas kanina. Sunod natin ang bawang. Huwag po natin susunugin ang bawang para hindi po mapait. Ang sekreto sa masarap na lutuin ay nasa pagigisa sa pagsusute. May kanya-kanya tayong diskarte sa pagluto, lalo na mga mami. Sunod natin ang kamatis. Isa lang po natin muna ng maigit. Dahil nag-isa na natin yung bawang, sibuyas at kamatis, lalagay ko na po itong ginawa kong homemade longganisa. Next time, tuturo ko po sa inyo kung paano ko siya ginawa. Pag nag-isa na natin ito, pwede na po natin ilagay yung mga gulay. Papalambutin po natin. At dito po pala, as usual, naglaga ako ng egg, hard-boiled egg. Continue ang aking normal rice. Low-carb diet. Sa mga nag-comment na sabi nila, hindi raw nila kayang walang rice, ako kinakaya ko naman. Basta kakain pa rin ako ng mga gusto ko, wag lang rice. So, kaya nag-isa na natin. Pwede na natin ilagay yung squash, kalabasa at sitaw. Lagyan din po natin mamaya ng 1 cup ng water para po lumambot yung gulay. Ilagyan ko rin siya nito. Then, cover po muna natin siya. Lagyan po muna natin ng water para maluto yung gulay.
cover na muna natin. After 10 minutes, check po natin yung kung luto na. And as usual, multitasking ma'am, nagwa-washing mahabang nagluluto. Ngayon, habang hinihintay natin pumulo yung aking kinisang gulay, shoutout ko muna kay Pilipina Italia Travel Life Vlog na nag-comment po sa isa sa 700 plus ko na subscribers. Thank you. Sabi niya, basta pag mami, masarap at may pagmamahal yung niluluto. Totoo po yun. Cook with your heart. At kung ano man yung diskarte nyo sa pagluluto, gawin nyo lang para masarap lagi. Shoutout din sa kapatid ko, si Blue Heart Duran na nasa Dubai, na nag-encourage sa akin na i-share ko daw sa YouTube yung aking mga niluluto. Sundan niya rin po yung kanyang channel sa YouTube, Stargazer27. Cute po yung kanyang mga vlog. Now, check na natin. Okay. This time, bagyan na po natin yung shrimp paste or bagoong. Just enough. According to your taste again. And the black pepper. Salt. And also, ang isa ko pang secret ingredients na pampasarap ay itong brown sugar. 1 tablespoon. Also, according to your taste, diskarte sa pagpapalasa cause I live in my own rules. May ganon. Cover muna natin, then mamaya tiki man time. So now, tiki man time. Healthy vegetables. So ayan, luto na ang ating ginisang gulay, kalabasa, at syempre kanina nagluto ako ng bangus at hindi mawawala aking nilagang itlog. Kain po tayo mamaya. Unahin ko muna ang ayan, ito na yung aking mga na-laundry kanina. I-hanger ko siya, sasampay, then kakain na po tayo mamaya. Samahan niyo ako. So ito na nga, naluto ko na yung aking ginisang gulay, hard-boiled egg at bangus na fried fish. Also, meron din ako nitong orange. At dahil napagod ang inyong multitasking, ma'am, nakakita ko sa rep namin ng wine. So, saluhan nyo ako. Sana hindi ako malasing. Last December pa to. Nung Pasko, hindi namin syempre naubos na mag-iina. So, 3/4 pa yung laman niya. Tiki man time ng aking nilutong isang gulay. Nakutsara pa, no? Hard-boiled egg lang. Yung fish. Share ko lang sa inyo, kahapon, sabi sa akin ng dalawang anak ko, si Julia at si Thea, arilungkot daw ng pagkain ko kasi wala ng rice. Hindi rin ako kumakain, nagpapasta. Walang bread. As in, ulam lang. Sabi ko, hindi naman. Masarap naman kasi yung ulam. Pero hindi rin malungkot. Para sa aking journey na to lose 10 kilos in 1 year. O diba po, ang tagal nga nun eh. Hindi pa akong nagmamadali nun ha. Boneless bangus. Cheers! Thank you sa aking 800 subscribers. Thank you. Lalong-lalo na sa taga-ibang bansa. Keep on watching. Inom tayo. Red wine. Sarap. Na-enjoy ko ang aking pagluluto sa aking bagong pan. Kawali. Na color blue.
My favorite color. Parating na yung bunso ko, si Althea, from school. Kaya ang gutom na ako sa dami nung ginagawa ko. Kaya nauna na ako mag-lunch. Buti na sinamaan niyo ako. Thanks for watching!